Napakasarap pala yung ganitong luto sa manok. Kaya magsain ka na ng extra dahil pagka itong ulam mo sigurado, mapapa-extra rice ka dahil sa sobra ang sarap niya. Nagpakuluan muna ako ng tubig at ilagay ko na rin yung mais. Ipakuluan ko hanggang sa maluto at isit aside muna. Sa kawali naman, isi-share ko yung manok hanggang sa mag-brown yung kabilang side. Ganon din yung kabilang side. Saka natin tanggalin muna sa kawali at isit aside. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Lasang Pilipina. Pagkaluto niyan, tanggalin muna o pagka-brown ng both sides, tanggalin muna natin yan dyan at isit aside. Sa disin na kawali, hindi na akong naglagay ng mantika. Igisa ko na yung luya at bawang, ihalo lang hanggang sa maglabas ng aroma at isunod ko na rin yung sibuyas. The same process, ihalo hanggang sa mag-translucent o maluto yung sibuyas at maglagay na rin ako ng kamatis. Ganun lang din, ihalo hanggang sa maluto yung kamatis. Okay na itong ating kamatis, maglagay na ako ng curry powder. Timplahan ko na rin ng asin at paminta. Ilagay ko na yung manok ulit. Ihalo lang hanggang sa makot lang ng spices natin yung manok. Sa puntong ito, maglagay na ako ng tubig. Ang ilalagay ko yung tubig na pinakuluan natin sa mais. Since malambot na yung mais, ilagay ko na rin yung tubig niya. Yun na ang pinakatubig natin sa ating manok para mas lalong malasa yung sabaw. At pagkatapos niyan, siguraduhin mo lang din na matanggal yung toast yung sa kawali at takpan hanggang sa maluto lang din yung manok. Ilagay ko na rin yung carrots at isunod ko na rin yung mais. Pero luto na rin yung mais natin dahil nga sa napakuluan na natin yan kanina pa. At ilagay ko na rin yung bell pepper. Maglagay na rin ako ng gata. Takpan ko muna hanggang sa mag-reduce lang din yung gata at the same time maluto na rin yung ating gulay na nilagay. Tikman ko na rin kung okay na yung timpla niya. Okay na itong timpla niya, hindi na tayo kailangan magdagdag pa ng iba pang panimpla. Maglagay na rin ako ng sealing green. Ihalo lang ng bahagya hanggang sa maglabas lang ng aroma yung sealing green at ready to serve na yan yung ating napakasarap na chicken curry with mais. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Kaya mga kalasa, alam ko kayang-kaya mo itong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!